Para sa update ng bagyo, makausap natin si Pag-asa Senior Weather Specialist Chris Perez. Chris, good morning. Magandang umaga, Igan, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. May tawag ba doon nagsanib yung dalawang bagyo? At anong nangyari kay Nando? Igan, bali itong bagyong si Nando na minomonitor natin bago mag-weekend ay tuluyan ng naging isang low pressure area na lamang. Okay. Ito. At yung remnants nito, yung tuluyan na na-absorb ni Maring to. Uh-oh. Basically, hindi naman dalawang bagyo ang nagsanib, no? Kung yun ang tuluyan ng bagyo si Nando at yung remnant niya ay tuluyan ng inabsorb ni Maring. Ah, posible pala yun. Pwede yan, Ika. Nangyayari yan. Lalo na napakalapit lamang nitong dalawang bagyo sa isa't isa. Okay. Sa matter of fact, lang pang 1,000 kilometers ang distansya nitong dalawang bagyo. No? So, kaya pag nagkakamon, yung magiging remnants or yung mga natitirang kaulapan na dala ng isang bagyo na na-downgrade dito low pressure area ay posibleng totally ma-absorb nitong mas dominant na bagyo ang nangyari nga itong bagyong si Maring. Kasi ang naranasan natin yung bagyong bumabalik, di ba? Umalis na, bumalik pa eh. Okay, saan mga lugar may wind signal, Chris? Ano ulit? Makiulit yung mga may banta tayo ng ano? Signal, signal. Sa mga wasita, may nakataas pa rin po tayong warning signal number 2 sa ilang bahagi na ating bansa. Particular na dito sa may bandang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, sa northern portion ng Isabela, dito rin sa bandang Apayao, Kalinga, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, at Ilocos Sur. Samantala, meron naman tayong nakataas na warning signal number 1 dito sa natitirang bahagi ng Isabela, sa Nueva Vizcaya, Quirino, Izugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, sa Pampanga, sa Bulacan, sa northern portion ng Bataan, sa northern portion ng Quezon, kasama ang Pulido Island, at sa Calanguas Island. So Igan, nire-remind natin yung mga kababayan natin, no? Dun sa mga lugar na may warning signal, maging alerto pa rin sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo sa mga low-lying areas, pag-uho ng lupa, lalong-lalo sa mga areas na malapit sa paanan ng bundok, at mag-ingat din sa mga posibleng epekto ng malalakas na hangin na pwedeng makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, mga ilang uri ng halaman, at makasira ang mga bahay na gawa sa mga light materials at sa lumang kahoy. Patuloy ding mag-monitor sa 3-hourly update ng Pag-asa hinggil sa bagyong si Maring at makipag-ugnayan din sa kanilang local government at disaster reduction managing officers para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Sa weather track nyo, Chris, ano, magla-landfall ba si Maring? Ngayon, Igan, inaasahan na tutumbukin yung mga karagatan sa pagitan ng extreme northern zone area yung sentro ng bagyong si Maring within the next 12 to 24 hours. Pero kung makikita natin, no, yung area probability, yung parang APA or yung cone na features sa ating forecast track, nagpapakita rin ng mga posibleng scenario na anywhere, simula po sa Batanes hanggang sa northern part ng Cagayan, ay pwede palang tumama itong sentro ng bagyong si Maring. So sa ngayon palang, tinatayo na po natin yung mga kababayan natin dito sa Batanes, sa Babuyan Island, at maging sa northern part ng Cagayan, na maging alerto, maging handa sa posibleng landfall scenario natin. Kailan ba ito lalabas? Para ang bagal ah. Nakasahan natin, Igan, na posible bukas ng umaga, ituloy na ito bukas na ng northwestern boundary ng ating PAR. Okay. Metro Manila, kamusta sa lagay ng panahon ngayong araw? Well, ngayong araw, Igan, hindi siya apektado ng bagyong si Maring. Inaasahan pa rin na magiging bagyang maulap ang kamulat. Kung magkakaroon na ng pag-ulan ay dumit lamang ng mga localized thunderstorms. Okay, maraming salamat. Ingat. Pag-asa Senior Weather Specialist Chris Perez.